Wow, so ito na pala ang pinagmamalaki nilang chow long noodles. Ano to kuya? Dried dahong talaga to? Ang galing ng pagkaka-arrange nila dito. Nag-i-illegal laging na po dito sa Puerto Princesa. Tingnan nyo pa ho. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ngayon ay Tuesday ng umaga at may nagsisingad doon sa labas. At ngayon pauwi na kami mga kapanalig, no, ang oras natin ay 5:10 ng madaling araw. So maya maya babiyahe na kami papunta ng Puerto Princesa para ayun makapamili pa kami, kaya maaga kami aalis dito kasi ang flight namin ay 3 PM mga kapanalig. Okay, nasa biyahe na kami mga kapanalig, no. Papunta na kami ng Puerto Princesa. At yan, gusto ko lang magpasalamat sa Humorok family, kay Tito Noel at kay Tita Leticia, no. Maraming maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. At ayan, God bless po at lagi kayong mag-iingat. At syempre salamat din kay Solomon sa pagsama sa akin dito sa pag-aya. At syempre kay RJ, maraming salamat sa pagsama sa mga lakad namin. Anong sinasabi mo? Salamat. At sa oras na ito mga kapanalig, kung mapansin nyo sa unahan natin na wala na tayong makita dahil sa kapal ng pag, kaya kailangan natin mag-ingat sa pag-drive dahil baka meron tayong makasalubong o meron tayong makasabay na hindi natin mapapansin. Pero diretso na po tayo sa biyahe at maya-maya hanap po kami ng kakainan. Ano yung sinasabi mo kainan, pre? Pagpigimin ko kayo ng chowlong. Chowlong. Dito ko lang na ano yun mga kapanalig, narinig yung chowlong, no? Kumbaga, siguro ayun yung ano. Taytay pa rin ba part yun? Ha? Saan part na ng ano yun? Sarawas na. Ayun, sarawas na mga kapanalig. At hindi nyo ako nakikita. Di ba? Nasa Roas na tayo, no. At habang pinabaybay namin kanina yung daan, ang dami namin estudyante na nakita na nag-aabang mga kapanalig ng sasakyan, no? Kasi napakalayo pala ng eskwelahan nila dito. So ganun yung ginagawa nila, yung iba nakikisabay mga kapanalig para makapasok lang sa school. Ang inisip ko lang din, ang problema minsan delikado rin eh, no? Kasi hindi mo alam kung sino yung makakasabay mong kung saan ka makakasabay ng sasakyan, kung mabuting tao ba o baka mamaya masamang tao kung anong gawin sa inyo, di ba? So ganun kahirap din pala yung mga ganun kahirap yung sitwasyon ng mga estudyante dito mga kapanalig. Layo ng eskwela nila doon sa mga bahay nila. Kwento sa akin ni RJ, yung iba talaga sinasabay yun mga kapanalig pag maluwag na. Pag maluwag pa yung sasakyan. Kasi kami hindi sa likod, puno ng mga gamit, kaya hindi rin namin maisabay. Yung iba daw yung mga van, talagang sinasabay yung mga bata na inililibre na lang, pati yung mga bus na dumadaan. Ayan yung mga bata, oh. Oh, ayun, nakikisakay lang sa van. Ay, ito pala eskwela, anong layo nga, no? Mga ilang kilometro yun? 10 to 15 kilometers mga kapanalig. Sarado pa yung mga tindahan ng chowlong mga kapanalig, no. Alas 7 pa raw yung bukas. Pero mag-alas 7 na kasi nakasara pa rin sila eh. Sayang kung di natin matitikman yung pinagmamalaki nila ditong chowlong na Vietnamese food pala yun mga kapanalig. Okay, so nakausap na natin yung tao dun sa loob. 7 daw magbubukas. Kaya ayan, hintay na lang natin. 15 minutes na lang naman mga kapanalig, no. Para makapag-stretch di kami dito sa labas. Masyadong ano, malayo yung biyahe kanina. Ang basa dyan? Hokyu Vietnamese Chowlong and Restaurant. Open 7 AM hanggang 8:30 PM mga kapanalig, Monday to Sunday. Oy, open na sila mga kapanalig. Ibig sabihin, bukas na sila. Tara na guys, we're going to eat chowlong. So yung dalawa ayaw kumain mga kapanalig. Si ano? Si tawag ito, si Bianca tsaka si ano, baka masuka. Cyrus. Hello, ate, good morning. Ate, anong ibig sabihin ng chowlong? Ayon sa noodles po. Ay, yung noodles na itawag doon yung chowlong. Vietnamese noodles. Ang Vietnamese noodles. So, dito raw nag-stop over yung mga bumabiyahe mga kapanalig para kumain. So, sa buong buhay ko, ngayon lang tayo mga ka?
kain ng chowlong. Ikaw din, di ba, Mon? Ngayon lang. Okay, let's go. Tignan natin kung masawap. Bago tayo bumalik ng Labotas, kailangan natin matikman ang sinasabi ni RJ na chowlong. Si RJ na yung umorder sa amin, mga kapanalig, kasi siya naman nakakaalam kung ano yung masarap na partner dun sa chowlong, no? Wow! So, ito na pala ang pinagmamalaki nilang chowlong noodles, mga kapanalig, dito sa Rojas, Palawan. At ang partner niyan, tawag dyan? Spanish bread. French bread! Ah, dalawa pala, pero ano, ayan, oh. Ah, ito pala yung noodles niya. Kakaiba. Oh. Lapad. Ngayon lang ako nakatikim ng noodles na ganito. Yung pag umalas sa dila, parang kumakalat na, no? Sarap sa paramdam. Parang litid ng baka, no? Mm-hmm. Kalamansi. Nalagay pa pala ng kalamansi. Depende sa inyo kung gusto nyo templahan. Ato, hot sauce. Ito hot sauce. Lagyan natin ng hot sauce. Para suwabing-suwabe. Aha! Tapos meron tayong French bread. Usaw natin din eh. Panamit. Tapos tayo kumain, mga kapalalig. Tatnamit talaga. Si Mateo. Kasama pang tinapay, kaya ang bigat sa tiyan. Okay, tapos na tayo kumain. Babiyahe na tayo, mga kapalalig, no? Medyo pay nga lang ng konti. Mayroon kasi matag-tag eh. Time check lang, mga kapalalig. 9:01 na ng umaga. At kanina pa kami nasa biyahe. Magpaparga lang kami ng gasolina para dire-diretso yung aming biyahe, mga kapalalig, no? Nakakanto. Panot. Okay, so nandito na tayo sa palengke, mga kapalalig, no? Dito sa Puerto Princesa. Maghanap lang tayo dito ng mga pasalubong na pwede nating uwi. Let's go! Sana meron tuyo. Wait, nakahanap na tayo ng tindahan ng tuyo dito, mga kapanalig. At ang dami, oh. Oho! At ano, pre, oh. Amoy na ang tuyo. Iba-ibang klase. Oh, may pusit? Wala. Ata. Oh, yun, oh. Meron ba? Pusit meron? Walang pusit. Ito. Hindi pusit to. Kaya meron kayong pusit na ano? Ito. Ah, meron na yan, oh. Ha? Pusit lang po. Ano na? Ay, ganun lang. O, pusit din yun. Magkano yan? Ito po, sir, yung 1-2 po ito ang kilo. Ha? 1-2 ang kilo. 1-2? Yes, sir. Okay. Grabe, no? Pusit. 1,200 ang kilo? Dried pusit? Kasi ito yung first grabe class pusit, sir. Ah, first class ba yan? Yung second class, wala kayo? Wala po, sir. 1,000 yung kapag meron yun. Ah, gano'n. Tapos yung bullpen. Eh, sa mga nakapak nyo? 50 lang po yung gano'n. Tapos 200 yung nakapak na yan. Danggit. Ah, mga danggit. Meron din ba talayin ako? Ah, sobrang dami kasi na isang kilo. Oo. Gano'n marami sa kilo nyan? Dalin po. Ang pusat nyan. Marami na rin po, sir. Mga tatlong pwede kraso. Pwede yung makita. Kaya... Ah, dapat pag nakita, bibili na raw eh. Kasi titignan muna natin, mga kapalalig. Kaya pwede mo sa akin sabihin kung anong mga klaseng tuyo to, para malaman lang ng mga viewers natin yung isa-isa, para magkaroon lang sila idea. Nood ka Louie TV sa YouTube para makita mo itong video. Marami na, ano? Kasi na isang kilo. Yan. Matanggap pa kay Gcas? Opo. Eto, anong tawag dito sa tuyo na to? Bisugo ko yan, sir. Bisugo. Ah, bisugo? Ayaw, ano? Eto? Matambaka po. Ah, matambaka. Yes, sir. Eto? Isdang bato. Isdang bato? Eto, kuya? Tamban, sir. Na bilyo pa tamban. Eto? Labahita. Labahita. Ayun. Ayun, yun, yun. Sapsap yun, sir. Sapsap. Alos. Eto, ito. Flying fish, din banak. Mm-hmm. Matambaka rin po. Trusilyo. Mm-hmm. Pwede pala kung gawing tuyo halos lahat yun. Basta isda. Lahat, sir. Basta isda. Basta isda, pwede. Yeah. Ikaw, bibili ka. Pinagalit yung bato? Opo, nagbabato. Para pang pwede sa airport. Pang ano po yan, pang biyahe na po. Pang biyahe? Okay. Magkano yan, kuya? Yung sa kasoy mo? 180, sir. 180? Tapos 150. Okay, 150. Paano kung isang piraso lang? Yung ano isang lang? Piraso? Oo. Oh. Depende, sir, kung may gramo. Eh, joke lang, kuya. So, bibili tayo kasi gusto ng team kapanalig itong mga kasoy na to, eh, no? Wala bang mas yung marami yan, ha? Wala po, sir. Kasi wala mamaya, pa. Sir, wala pa nakakarating yung kasoy. Ah, ganun. Pero meron lang yung marami yan na mabibili. Oh, sayang. 700 dapat. Opo, 700 dapat.
Yeah. So bibili rin tayo ng 1 kilo mga kapanalig. Meron pong danggit. Kuya, wag mo ingay, dagdagan mo lang kahit 2 piraso. De, joke lang. Joke lang. Ano to kuya? Dried tahong talaga to? Ah. Ang bango ng tahong ha. Gusto ko yung mga amoy ng tahong talagang malinamnam eh. Yung ibang tahong kasi alam ko hindi maganda yung amoy eh. Oo. Amoy patis. Wala sa dagat nun. Wala sa dagat. Magkano to? Magkano tong dried tahong? Ano yan sir? 150 yung ito. Pero kapag isang kilo sir, 600. Ah, okay. Pero 150 to ang isang balot. Oo. Hindi pa ako nakakatikim ng dried tahong eh. Kasi yung iba talagang laging basa yung natitikman ko eh. Pinilaw. Pinilaw. Oo. Pupulutan masarap. Kuha rin ako na ito kuya. Ilan po dyan sir? Isa lang. Kuha lang, hindi babayaran. Oh, kuha tayo para ano natin, matikman natin, di ba? Ano pa? Ito ako kuya. Ano ba yung mas masarap sa mga tuyo nyo dyan kuya? Yung bisugo po sir. Ha? Bisugo, ito lapad, yung maganda ito. Kaso lang medyo maliliit. Ang ina pipipil ngayon, dahi-dahi sa ating ganyan. Galit ka na naman. Eh, nakakainis ka doon, pipili mo yung wala sa atin. Ah, wala. Kasi charon po sir. Alam ko, wala pa yun. Chicharon po sir? Kasi di ako minis sa chicharon. Magkano kilo niyan? Ano yan sir, 700. 1 kilo. Uy, balik din pa. Okay, nakabili na tayo ng pampasalubong. Lalagay muna natin sa sasakyan at maghahanap tayo mamaya ng barber shop na pwede nating paggupitan. Aray ko. Kasi yung pakita ng bokoy, my goodness. Pagkatapos natin bumili ng mga tuyo mga kapanalig, dito naman tayo sa Baker's Hill para bumili ng mga kain. Tingnan natin kung ano mga kain. Ah, may mga ano na pala dito, timbang mga t-shirt, tinda mga t-shirt, no. Ganda dito, Paskong Pasko na, oh. Merry Christmas. Oh, ang ganda siguro yung kapag-gabi, no? Oh, dami, oh. Si ano, si Madonna, oh. Si Madonna ba yun? Ah, Marilyn Monroe. Ang galing ng pagkaka-arrange nila dito, oh. Ano yan? Tunay na bulaklak yan, mga kapanalig. Araw-araw kaya yan pinapalitan? Ano may pikak dyan? Oh, malaki ba yung pikak dyan? Nandito naman tayo ngayon mga kapanalig sa peacock. Ito palang simbolo ng Puerto Princesa, ang peacock mga kapanalig, no? Ang daming peacock. Kurok. Ayun ba yun? Ay, hindi pala yun. Pabo pala yun. No? Ang ganda sa laybukan niya yung ano niya. Yung buntot. Ganda, oh. Merry Christmas, everyone. Ngayon naman mga kapanalig, dito tayo mamimili ng mga iba pang pasalubong katulad ng hopia. Ayan, iba-ibang flavor. Meron tayong ube. Hopia ube, hopia munggo. Tapos na tayo doon sa Baker Hills mga kapanalig. At kaya saan tayo pumunta? Baker's Hill. Ah, Baker's Hill pala. Fake news naman ako. Dito muna tayo mag-stay mga kapanalig sa bahay nila dito sa Puerto Princesa, no? Kasi yung flight nga natin, 3 PM pa. Mga kapanalig, nag-i-illegal laging na po dito sa Puerto Princesa. Tingnan nyo pa ko. Bawas na po yung mga gubat eh, nakakalbo na eh. Medyo hindi nare-regulate pala dito. Dahil sa mga ilegal na troso. Oo. Bumabawasan na eh. Dapat talaga stop mahiningin palawan eh. Kakakawa niya kay Blue. Bumabawi ka ah. Oras na mga kapanalig para pumunta ng airport. Ayan. Ang oras natin ngayon ay 1:09. So kailangan natin pumunta doon para ayan doon lang tayo maghihintay. Babay muna sa ngayon, Palawan. Sama ko. Uy, balik bayan! Uy, chocolate! Ang hirap sa abroad. Ang dami natin dala, no? Last tang, yung mga tuyo, oh. Alright. Voice over muna tayo mga kapanalig. At ito, pasakay na kami ng aeroplano. At ayan, sabi ko, thumbs up. Pauwi na kami ng Manila nito mga kapanalig. At ito, haba na pila, diba? Parang kukuha kami ng ayuda. Nasa loob na kami ng aeroplano. At ang laki naman ng harang na to. Yan, sa wakas, nandito na tayo sa loob ng aeroplano mga kapanalig. At maya-maya lang alis na tayo. So, kailangan ko mag-earbuds. Kasi meron ako sipon. Masakit sa tenga pag hindi tayo naglagay. Dito sila tatlo sa unahan. Ito na, umaandar na yung aeroplano mga kapanalig. Lilipad na kami sa ere. At ayan, ito yung pinakamasarap na experience talaga yung sumakay na yung aeroplano. Kasi iba talaga yung view na makikita mo sa baba mga kapanalig. Ito yung naramdaman ko dito. Masaya na kinakabahan. Kaya diretso pa rin tayo sa biyahe. Malapit na kami nitong lumanding mga kapanalig sa Manila. At ayan, ang ganda ng clouds diba mga kapanalig. Parang ang sarap hawakan. Iniisip ko kung pwede bumaba tapos lulutang ka ba dyan. Ayan, napakaganda mga kapanalig diba? Amazing!
Pababa na po tayo sa NAIA Terminal 4 mga kapanalig, manatiling nakaupo at bawal na pong gumamit ng CR. At ayan na po si Bianca pababa na, si Cyrus at si Solomon mga kapanalig. Nandito na rin tayo sa Manila. Ito na po, kukunin na po namin yung mga bag namin. Gusto ko sana kumuha ng bag kahit hindi akin, kaso baka bugbugin tayo mayari. Ayan, kinuha ko na po yung bag nila Solomon na yan, tapos ilalagay po natin doon sa wheelchair. Ay, hindi ko alam kung wheelchair ba tawag doon. Ayan na po si Solomon na naglalakad-lakad. Ang cute ng bilbil niya sa gilid. Lab na lab ko talaga si Solomon mga kapanalig. Ito, nasa ano na tayo, Manila na talaga. Biyahe na pa uwi. So, let's go! Back to reality na naman. At pagdating namin sa bahay nila Solomon mga kapanalig, dahil birthday nga pala ni Maring Bianca, di ba? May pagsingot pa ako. Sorry, masipin kasi ako eh. Ayan, sinurprise siya mga kapanalig. No? Ayan, nakalagay, happy birthday. At ayan, yung kapatid ni Solomon yung na gano'n niya nag-ayos mga kapanalig. Kaya happy, happy birthday kay Bianca mga kapanalig. At yan, yung may pansit pa. Tapos, ayun, inaano na ni Solomon yung mga tuyo na dala namin. Tapos nagsasalita ako. So, magpaalam na ako mga kapanalig. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay. I love you all at lagi kayong mag-iingat. Simula nang magbulitan, kasama si Nuitin.